O God, Himself and our Father and our Lord Jesus Christ, direct our way unto You. And the Lord make you to peace and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. Pisabay, to the end ye may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ, with all His saints. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita again na kadala namin. I pray na kayo pong maturo sa amin. Dapat namin makuha dito, Lord. Imagine namin, Panginoon, transport namin sarili namin. At that time, ang mga early churches, Panginoon, ay the same. Tulad namin nga, tinuturuan kami salita niyo, Panginoon, na usubok din. But sila po ay ginagabayan ng inyong lingkod din po, Lord. At kayo mismo, Panginoon. So I pray na katulad ng mga pag-ibigan nila, Lord, at mahala nila sa mga kakapatid, yun din kami. Dahil they are concerned, Panginoon, pag may yung isa, ay yung iba, ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Nawa, ganun din kayo, Panginoon. So, pa-relate din kami dito at kayo mapurihan. In the end, Panginoon, nakita namin dito, kami mapabuti, lalo kami lumago. So, yung ang panalangin namin yung hapon na gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kaupo na po. Good evening po sa lahat. Title lang po nito dito sa verse 10. Sabi dyan, perfect that which is lacking in your faith. Okay, ano yan? Verb. Perfect, hindi perfect. 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 Nakita yung pagkakaiba? Perfect, adjective. Perfect. Andun yung stress sa effect. Perfect. 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 Okay? English lesson. Ulitin ko, adjective, yung pag sabi perfect, ito ay maayos, mature, di ba? Pag perfect, gagawin mo perfect. Parang ganun. Aayusin mo. So, ang title mo, perfect that which is lacking in your faith. So, again, magpatuloy lang po sa ating series. For the Thessalonians, alam natin na last week na lang, di natin paano yung mga dati pa. Yan ang last week, ang title natin, sino nakakalala? Last week, Crown of Rejoicing. Actually, mahaba dapat yung title na kasi natakil din yung kalaban din, yung mga Hudyo, di ba? So, pero basta pareho lang yung tema ngayon na naman. Ibig sabihin, gusto lang ng likod ng Diyos, mapabuti yung mga anak ng Diyos. So, kasi siya yung nagpapasaya sa lingkod ng Diyos. So, ngayon naman, ganun pa rin. Pero yung pinili kong title kasi para malaman natin tayo dito habang pumupunta tayo dito, nag-aaral at dito sa bahay, nag-aaral ka, nag-pray ka, nagbabasa ka, at ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, no? Nusubukan mo. Hindi lang dito kasi tayo naglilingkod sa Diyos. Okay? Minsan nga sa mga chat-chat, minsan nakikita ko yung iba-iba yung spirito sa chat, no? So, iba naman, salamat din, tahimik na lang. So, pero ganun din sa salita, sa mga post natin. Men? Tsaka sa mga, saan pala si Yesha? Ha? Ha? Nagluluto? Okay. Kamusta si Yesha naman? Ba't natatawa ka? Kailangan ba ang kabahan? Ha? Hindi naman. Okay. Ba't na matata kayo siya? Yan, so gusto lang ng lingkod ng Diyos, mapabuti kayo. Kasi bandang huli, tayo ngayon magbibigay sulit sa Panginoon, especially yung pastor kasi ganun eh, sa church, sa buong church. So kayo din, magbibigay kayo ng sulit sa Diyos. Pamilya na ba kayo sa term na yun, pagbibigay sulit? Di ba, nagtetest nga kayo, nag-e-exam kayo eh. So sa atin naman, sa Bible kasi sabi doon, each of us will give an account. So ganun din yun. So lahat ng ginawa mo, kasabihin mo, alam naman ang Diyos yun, pero parang ganun. Okay? Again, di sa kaligtasan, ha? Sa mga ligtas, ligtas na. So para sa atin, sa mga rewards na lang yan. Ayun, so para hindi rin tayo pa easy-easy kasi yung ba sa atin, ligtas na pala ako, di okay na. So yun ang mahirap eh.
Sa totoo lang, kailan may nag-post yung mga nag-Africa, mga ganun din, mga Pentecostal sa Africa, mga post-teacher din, siyempre. Sa mga nawawala yung kaligtasan. Okay, so isi-send natin to. So, nalala nyo last time, natutuwa yung lingkod ng Diyos pag maayos yung mga anak ng Diyos. So, pero ganun pa rin dito. Pero tingnan lang natin kung anong meron ngayon dito, okay? So, wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left in Athens alone. Ano yun? Kasi yung last chapter nga po, nababalitaan nila yung mga nangyayari sa mga taga-Thessalonica. So, may mga pagsubok. Eh, ganoon naman talaga yung pagsubok. Pero sabi dito, parang hindi niya naman matiis. Kailangan niya malaman, eh, buti mo, wala pang telepono dati kasi. At least ngayon, pwede mong tawagan, i-chat. Kamusta kayo ba? Doon naman, nawala ng, ano, kung naman, nawala ng tabaw. Kaya namatayan, di ba? Bad, kamusta ka naman? Pwede mong tawagan eh, dati, ngayon pala. Dati hindi eh. So nabalitaan ni Paul na sila yung nasubok din, kaya sabi niya, nung hindi ko na makapagpigil, nagpaiwan na ako dito. Tapos, sabi dyan, eh, si Timothy kasama niya talaga to eh. Pero eh, sinong pagkakatiwalaan niya? So, kahit mag-isa siya, naiwan siya doon, si Timothy, okay, lagi na nabanggit to kahit sa Philippians, di ba? Dito, ganun din. So, pansinin niyo yung ano, ganun pa rin eh, consistent to si Timothy. Kahit dito sa Thessalonians, ang tawag sa kanya, our brother and minister of God, our fellow laborer in the gospel of Christ. But siya sinasabihan ganun, parang ha, alam ng mga sinusulatan niya na itong taong to, kahit hindi si Paul to, kailangan kung ano yung ating pagtrato kay Paul na ginagalang natin, of course, kasi lingkod ng Diyos. Itong lingkod din to ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya dapat, eh, hindi tayo binisita ni Paul. Amen? So, dapat ganun din yung pagtrato nila. So, kasi nga, trabahadol din naman to. Okay? So, bakit siya pinadala daw doon? To establish you and to comfort you concerning your faith. So, kaya napansin nyo naman sa inyo yan. Pag tayo ay medyo nanghihina, inakamusta kayo lagi. Kasi nga, alam natin labanan dito, hindi basta-basta eh. Diba? Amen? Naalala nyo ba kung ginawa? Naalala nyo ba yung mga panahon na yon? Na ginawa din sa inyo yon? Amen? Sinong wala ang ganun? Yung pag unang araw mo lang dito, hindi ka na kailangan follow up. May ganun ba? Ganun ba si DM? Ganun ba? Si Rain, siguro hindi talaga ganun. Si lahat ng mga karamihan, di ba? So, ganun po yan. Kasi matindi mga pinagdadaanan minsan ang anak ng Diyos. Amen? Lalo na pag gagamitin ka pa ng Diyos. Kaya binibisita para ma-establish. Hindi niya makita na nag-iisa lang ako. No? At wala akong karamay. So, lalo ito, buong church to eh. Siguro, nagpapatuloy sila, pero meron ng panghihina, nangihina na sila, di ba? Nadi-discourage na kasi sabihin nila, ba't pa tayo pinaganito ng mga tao eh? Naglilingkod nga tayo sa Diyos. Okay? Kung medyo nangihina sila, pag sila'y binisita, ngayon, lalo sa Timothy, alam ni Timothy yan eh. Di ba? Pag-arado sa Philippians, kasama ni Paul yan eh. So, anong dinanas ni Paul, dinanas ni Timothy, Papaditos. So, pag pumunta ngayon yung may experience na sa inyo, anong mangyayari? So, siyempre, magkukwento ka dyan. Maganda kung talaga nagkukwento ka, ang pangit yung iba. Kaya may mga nabisita tayo dito, ganun, parang gano'n lang ako. Sabi ko, sabi ko, wala ito. Walang mangyayari kasi ayaw ni ayaw mag-share, ayaw aminin na nanghihina sila. Parang wala eh. Kaya wala mangyayari. Pero dito, ay tara, wala, hindi naman sumagot yung ano, pero ganun po yung objective dyan. Amen? Amen. Ayan, kaya patuloy natin, sabi dyan, that no man should be moved by these afflictions. Yun nga eh. So alam nyo na kung anong pinanggagalingan ni na Paul. Anong pinagdadaanan ng mga taga-Tesalonia. Talagang may affliction. So siguro may napatay sa kanila, alam nyo na, dahil sa pananampalataya, nawala ng trabaho. Ganyan po yung pinagdadaanan na specially dati. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na nga ramdam yan. Alam nyo ba yun, sa Pilipinas, sa mga free country, kahit pa paano, na-establish yan na bawal yung i-persecute. Pero again, nagbabago talaga ang panahon.
So anyway, sa kanila talagang lalo na. So habang binabasa natin, na pinag-aaralan natin, dapat makarelate tayo. At least, no? Kahit ikaw ang nag-persecute sa'yo, classmate mo lang, teacher mo lang, kapamilya mo lang, ganun na ganun sila noong panahon nila. Okay, so ito yung isa sa mga ano dyan, for yourselves know that we are appointed thereto. So unang ano niya, encouragement niya, reality check lang ba? Dapat di ka nagtataka, parang 1 Peter din, di ba? Naalala niya kasi natapos natin ng Friday. Friday natin. Sabi ni Peter, lahat naman yan, ganyan talaga tayo, mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, anak ng Diyos, ganyan naman tayo lahat eh. So ngayon, edi, pag nakinig mo yon, tapos nakita mo, totoo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Medyo ma-uplift ka na kasi oo nga eh, no? Actually, ito, kilala ko tong taong to. Kunwari, sino matindi pinagdadaanan dito? Kunwari, si DM. Kunwari, sino ba? Kunwari, si Christian namatayan. Eh, si DM namatayan din dati. Okay? So, iyak na iyak si Christian. Eh, binisita siya ni DM. Alam mo ba, nangyari din sa akin yun, ganyan. Oo nga, alam ko, nabalita ako, doon din ako eh, di ba? So, mga comfort ka kasi ito, pinagdaanan niya na. So, either that or na ano naman, na-persecute. Okay? Dati nag-soulwinning ako, eh kanina nag-soulwinning ako, sinigawan ako eh. Napanasan din namin yun eh, binato pa nga kami. Nagkakwentuhan lang kayo. Ano ginawa niyo? Dito bakbo kami naman ah. Ah, ano di ba? Mamaya, yung kanina discouragement mo, napalitan ng encouragement, di ba? Pag nakita mo yung iba, naranasan din yun. So, ganyan po yan. So, dapat ganyan po tayo. Hindi yung tayong magkakapatid, tapos wala tayong iniisip kundi sarili natin. Amen? Amen. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation. Sinabi ko na sa inyo yan. Alam na alam ni Paul yan, kinuwento niya, nangyari sa akin, wala namang ginagawang masama, nag-preach lang ako, gusto ko maligtas yung mga tao. Anong ginawa sa akin? Yan. So, pinapaalala niya ngayon, eh, sinabi ko na sa inyo yan. So again, reality check, maaalala nila yun, may encourage sila. Yun na yun, even as it came to pass, and you know, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Oh, hindi tayo magtatagal ha. Ano yung sabihin nun? So nabanggit na nga natin kanina, pinapunta si Timothy doon. Kasi daw, bago pala yun. Oh. Yung sinasabi niya dyan na, when I could no longer forbear. Ang tanong, bakit nung una pa lang nabalita niya, ba't di niya agad sinend si Timothy? Yan ang tanong. Ha? Yun. Isa sa mga lesson dyan ha. Kaya, minsan kahit yung mga inaano natin, pinapabayaan, nabalita ako, siya ganyan daw, ganito na. Eh, alam ko, loko-loko. Eh, bayaan mo lang siya na ma-realize niya yung kalokohan niya. Minsan, salit na puntahan mo agad, kasi hindi rin tama yun, na konting, kahit yung mga bata, konting dapa lang, alam mo kung ano ka na, di ba? Hindi ka na mapakali. Bayaan mo siya, bumangon. Ganon din yung mga kapatid natin minsan na, nagloko, nakinig niya naman yung mga preaching na dapat niya makinig. Bayaan mo lang, bigyan natin ng mga 6 months, ang tagal eh. No? Pero diba, ganun eh, diba? Bago natin i-follow up ulit. Ngayon, ang dali na kasi follow up, chat na lang eh. So, ako ganun, may space yan. Pag di na nag-reply, bigyan ko ng 2 buwan. Nagsasayangin lahat ng oras ko sa'yo. Pag naalala ko siya, nakamustahin ko ulit. Yung iba nag-respond, yung iba hindi. So, ganun talaga eh. Kaya si Paul, ganun din. Hinintay niya. Ano kaya nangyari doon? Kaya nila yan. Pero hindi na siya makapagpigil, siguro nararamdaman niya eh. Ano klaseng persecution ba doon? Ay, matindi daw po doon. Ganyan. Amen? So may time na kailangan mong hayaan lang yung mga tao, mga Kristiyano. Kaya mo na siya mag-isip. Kasi ang hirap nung lagi mo lang siyang konting ano pa lang, problema, tulungan mo agad. Eh, paano matututo yun? Diba? Yan. So, pero nung ando na nga, ito yung iniisip niya, sabi niya, lest by some means the tempter have tempted you and our labor be in vain. Sabihin,
yung ating labor pala, sabi rin sa 1 Corinthians 15 niya, di ba? Our labor is not in vain. Pero minsan, sabi nito, baka in vain. Ano yung sabihin nun? Obviously, hindi in vain kasi in a long term, may reward na ako sa langit eh. Ako, kung ako, naglingkod ako sa inyo, kunwari si DM, inakay ko, inalalangin ko, tinulungan ko. May reward na agad ako sa langit, automatic na yun. So, it's not in vain. Okay? Pero minsan, pwede rin maging parang somewhat in vain. Kasi nga, kunwari, nawala sa church kasi talaga sobrang na-discourage. Di ba? Eh, kailangan na pala ng tulong, di tinulungan. Either tinamad ka or wala. Or hindi mo natansya. Di ba? Sige, yun. So, ganun yun. Kaya, yun ang natin minsan. Kailangan mong tulungan, pero minsan kailangan mo rin pabayaan. Ito, nung naramdaman niya na baka nasosobahan na ito, kawawa naman. So, tinulungan niya na. Amen? So, i-apply po natin yan sa mga tinutulungan. Sino ba mga inaakay natin? Yung mga lahat ng inaakay natin. Marami yan eh. Gusto mong isa-isa yung lahat. Hindi na, no? So, alam niyo na yun, yung mga backslide, yung inaalalayan natin. Okay? So, ganun po ginagawa namin sa inyo. Tinitingnan ko muna kung ito bang taong to ay ganyan-ganyan. Kaya pa ba niya? Or baka hindi rin siya worthy na bigyan ng time. Kasi iba, ganun eh. Talagang, mayroon akong nakikita ko lang minsan yung mga posts nito, mga to. Kaya mo lang to. Ano ba? Parang di ligtas ba to? Hindi yata eh. So, yun po. No? So, nakapanghinayang ito. Gusto ko lang sabihin. Yung iba naman sa atin, pag nagle-labor na tayo, huwag din kayo manghinayang. For example, yung iba kasi, ngayon, may tinutulungan ka, parang ayaw mo lang tulungan kasi nga, wala ito, mga alis din to eh. Mga, tama ba yan? Wala pa nga eh, kaso mahina nga, kung tinutulungan mo nga, ito, ganito pa rin, dati na, isang taon na to, dalawang taon na to, hindi pa rin marunong ganito, hindi pa rin ganyan, ganyan-ganyan pa rin, huwag na nga, ganito. Minsan nandun yun eh, kasi nga minsan nakakapagod ang ministeryo sa tao. Pero, isipin lang natin nga na sana hindi siya in vain. Isipin nyo rin yun. Ngayon, kung talagang nagpatihulog na, yun ang tawag dun eh. Yung talagang ayaw niya na sa church, ayaw niya sa Panginoon. Ligtas ba yun pag ganun? Pwede ba yun? Ayaw sa Panginoon ng ligtas? Pwede ba yun? Yung talagang ayaw na sa church, kung umalis sa church, ligtas ba yun? Subukan ko lang kayo eh. Kung ligtas yun. Ito posible. Pero yun nga, parang minsan talaga mag-iisip ka rin. Mag-iisip ka kasi, anong ayaw mo sa church? Di ba? So, pero posible yun. Kasi nga, nakakarnal yung iba. At yung iba talagang kulang pa sa foundation, tapos hindi na follow up, kasi ayaw magpa-follow up. Ayun. Anyway, yun ako, yung nasa utak ko lagi yun. Sana kayo na, naisip nyo rin yun. So kaya nga, pag-pray nyo lang in church, pastor nyo, tsaka yung mag-support dito. Hindi madali. Iba sa inyo kasi, attend lang, okay naman yan. Wala pa kayo dun sa tipong kayo na rin yung nag-pray sa kanila, maalalay. Amen? Lalo sa JJ, kasi parang layo naman yun. Pero ganun na rin, kapamilya na rin po natin yun. I-trato nyo ganun. Okay? Dahil ganun na nga talaga yun. The more na nagmamature kayo, ganun din yun, na iba lang ang location. Okay? Okay. Next, sabi dyan, but now when Timotheus came from you unto us, so bumalik na. Tapos natin, kasi sinulat niya yung letter na to after the fact na eh. So, pinadala niya, tapos bumalik na ngayon. So, kaya ngayon, ano nangyari? Yung balita raw sa kanya, Timothy, okay, positive, no? And brought us good tidings of your faith and charity and that you have good remembrance of us always, desiring greatly to see us as we also to see you. So, maganda, di ba siya? Maganda yung kanilang attitude sa likod ng Diyos, saka sa church. So, nakaka-comfort yun. Kasi nga, alam nyo naman tayo, sa dami na pinag-message, di pa nga tayo masyadong marami. Naalala ko nga si Pastor, pag gano'n ang kwento niya, sabi, sa dami yung pinag-ministeryohan,
Siyempre, pag ordinary member ka lang, di mo alam yun eh. Di ba? Pero na-realize ko, oh, taon-taon yan, ang dami yan. Ay, lalo tayo, Soulwinning tayo eh. Magkano kadami yan. Minsan nga, tinitingnan ko yung mga inad ko sa Facebook, sino nga ba to? Ang gagawin ko, titingnan ko yung message ko sa kanya. Doon ko maaalala kung ano, kaya pag gano'n, minimessage ko eh. Napadala ko ng picture, tapos, ah, di mo pala yun. Kaya may mga friend daw kung saan-saan eh. Sa binangunan. Nag-soloing na yun, di ba? Kaya may nagpa-fasin na ba ito? Oo nga, ano? Anyway, so yun po yun. Kaya positive, no? So yun palang matutuwa na si Paul. Salamat ang mga taga sa Thessalonica ay maayos. So, kaya nga mamaya may lesson pa dito eh. Kaya yun ang gusto natin, amen? Kahit sino sa inyo. Okay, nataniman, naturuan, sana magpatuloy kayo. At hindi lang basta patuloy. Diba? Hindi ang iniwala ko pag binabasa niyo yung Bible yun, hindi lang patuloy yan. Talagang progress ka. Amen? Ganda ng kwentuhan namin. Ito nga, naghahatid kami kay Daddy. Ganda ng kwentuhan namin ni Stephen. Kasi nga, binabasa nila yung Bible eh. Natutuwa ako. Kumbaga, may kausap na ako. Dati yan ang hindi ko ano eh. Hindi ko na... Sa church kasi minsan, parang puro iba eh. Usapan, sa halip nasa church ka na nga, usapan pa, basketball. Di ba? Yung mga... Nasa church ka sana yung usapan na maayos. Di ba? So yun, kaya yung mga baka may namimiss ako sila, nagbabasa rin kasi sila. Yun ba yung ano? Sino nga ba yung propetang ano? Tinanggal yung yoke ni Jeremiah na kahoy at pinalitan ng bakal. Hindi, hindi siya nagpalit. Si Jeremiah nagpalit. Dahil sinabi lang ng Diyos sa kanya palitan ng bakal. Sino nga ba yun? Sino yun? Ah, yun pala yun. So yun yung magandang usapan. Amen? Kaya yun. Kaya natutuwa si Paul ngayon. Yan. Therefore, brethren, we were comforted. So kanina, gusto niya makomfort yung tao, pinadala niya yung tao doon si Timothy para makomfort sila. Ngayon, bumalik, nakomfort din sila. So ganun po tayo dapat. Hindi yung pag nabalitaan, uy, kamusta na si kung sino man yan? Nako, yun, addict na. Diba? Kaya magawa, pero hindi tayo na-comfort. Magko-comfort na lang tayo sa sarili natin. Kaya sana ganun tayo. Amen? Darating po yung panahon, lalo itong mga ito, naglalaki yan na, hindi ko alam kung gagawin sa buhay nyo. Sana maayos. Okay? So dahil din, magandang ano sila ngayon dun eh. May mga nakapasa ng board exam. Ay, nakakatawa din eh. Yung mga yun, estudyante ko yun eh. Kasi absent-absent yun eh. Ngayon din nila ako bumanat eh. Natawa na din ako kasi ha. Nakapasa daw ng ano. Board. Yan, in all our affliction and distress by your faith. So may affliction sila, may affliction sina Paul, pero nanabalitaan nila na lumalaban yung kapatid ay salamat sa Panginoon kaysa naman compromiser na, di ba? Yan. For now, ito sana yung gusto kong title pero may pili lang isa. Pero sabi diyan, for now we live if you stand fast in the Lord. So medyo, ano yan, may hirap din. Ano sabihin, for now we live. Tapos if you stand fast in the Lord. Ibig sabihin, yung buhay nila maganda. Ibig sabihin, buhay ako, buhay na buhay ako. Mabalitaan ko lang yung nari, si Ray nag, ano na, abroad, kung ano man yan. So, mabalitaan ko, si Ray pala kahit doon, nag Soulwinning doon. Ay, sarap naman. Yun ang gusto ko. Amen? Amen. Kaya tayo dito, minsan-minsan lang din ako nagbalita na lang doon sa main. Pero yun lang, natuwa rin sa pastor kasi nga, every month, ayun. Ibigay ng support. Ngayon nga, advance pa. Kailangan. Salamat. Ganyan. So, nag-report na rin ako. So, tutuwa naman. Amen? Yeah. For what thanks we can render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God. Hindi yan yung ba yun? So, parang gusto niya magpasalamat pero parang wala na raw. Anong pasasalamat ang pwede kong gawin sa Diyos? For all the joy, so sobrang saya niya. Gusto niyo ba ganun si pastor, no?
O pag nakikita kayo, ano, parang, ito na naman. Ganun pa rin. Kasi yung pag ganun, o pag nabalitaan, ay si Brad, ano na talaga, tumatayo na to. Soul winner na, patuloy. Yun ang maganda, di ba? Eh, nagpapasa, salamat sa Panginoon dito sa taong to. Sana ganun tayo. Amen. Night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking to your face. So ito yung title natin kasi nga, kung napansin nyo dito, nagpadala siya doon. Ibig sabihin, iniisip ni Paul kung ang kalagayan ng mga taga-Thessalonica. At sabi dyan, nag-pray siya na makita niya, ibig sabihin, mabisita niya, siya mismo. Para daw saan, and might perfect that which is lacking in your faith. So alam natin pala, kahit ganun na yung faith nila, maganda na, binalita na kanina, positive eh, pero meron pa rin kulang. So yun yung gusto kong bigyan ng diin ngayon. So salamat, andito kayo lahat, amen? So, parang Sunday na rin tayo, kulang, konti lang kulang. Ba tayo church ng church? Yun ang tanong. May iba sa inyo siguro, lalo yung mga, sino ba? Ito, ahaw na ahaw to eh. Salamat ka, andito eh. Kaya yung mga, yan, itong mga ito, magkakatabi, si Rapi, si Peter. Si Peter, walang kawala kasi dito siya eh. Pero yan yung mga edad na ano eh, nag-iisip ko, ano ba to? Kakanta. Alam ko na yan eh. Nag-pray, kakanta, announcement, kanta, preach na matagal. Uwi na, kanta, uwi. Andun yun sa utak niya minsan, di ba? Kasi ganun talaga. Well, next, ano na naman? Church na naman yan. Di ba? Pero bakit nga ba? Yan, tanong. Ayan, yung sabi na sabi dyan, that, and might perfect that which is lacking. Kahit sino ka pa. Kahit si Brother Jace, nagpapasalamat sa Panginoon dyan, pero minsan, nararamdaman ko rin yung mga kulang pa sa kanya, yung kailangan ko idagdag pa sa kanya. At lagi ko naalala kay Pastor din yun. Kasi nga, yan, minsan yung gantong preaching lang na relax-relax lang, okay din eh. Basta nakikinig ka. Kaya naman problema eh. Yun. Kaya natutunan ko rin yun. Kaya sabi nga sa'yo, tumagal ako sa church ng ano. Hanggang mamatay na ako dapat doon. Siyempre, nag-mission tayo dito. Pero doon na. Kasi church na. Parte na ng buhay mo yun. Amen? Sabi nga, bago pa ako malis doon, natutunan pa rin ako. Do palit na ng palit. Kasi nga, nag-advance tayo eh. So, nung bago tayo malis doon, medyo hindi na kontento. Pero meron pa rin. Amen? So, ganun kayo lalo na kayo. Yung, ang dami kong gusto kong ituro sa Sunday na naman, gusto kong ano, yung history ng My Nice of Sin the Glory. Pero kanina lang, may naisip akong iba eh. Kasi nga, may napansin ako sa atin, may kulang, ang dami pang kulang. So, doon magaling ka sa isang bagay, masipag sa isang bagay naman, may hindi ka mapigilan na mali na gusto mong, ba't ginagawa nito to? Ayun. Kailangan i-address din yun. Amen? Meron ba ditong wala nang kulang sa inyo? Brother Jace, wala namang kulang sa iyo? Madami pa. Ang John. Si Jamie. Madami pa. Ano? So lahat tayo po. Ako nga eh. Kaya nga sabi nyo, nakikinig pa rin ang preaching ng iba. Natutunan ako. Pinipili ko. Kasi nga, yung iba wala eh. Lagpak eh. Lalo pag hindi ligtas, alam mo, nanggagaya lang eh. Ginagaya lang, inuulit, biglang twist. No? Kaya ramdam ko na yun, yung mga post teacher talaga, ganun eh, mga bayaran. Nandun lang kunwari. Alam mo, lingkod ng Diyos, eh, sabi ni Paul din, ganun yan eh. Enemies of the cross of Christ. So, anyway, sana na malinaw sa atin yun. Kaya tayo, patuloy ng patuloy, may kulang pa rin sa atin, hindi tayo magiging perfecto, and therefore, eh, tuloy lang. Amen? Pray, read the Bible, study, fellowship, compare notes, attend, fellowship, pray ulit, basa ulit. Kahit ilang beses mo nabasa, katulad nga nun, di ko maalala, si Hananaya pala yun. Ano ba yun? Ang dami kasing Hananaya sa Bible. May positive, may negative. Kaya, ang gaganda pa naman ng mga kwentong ganun. Di ba? Doon ibang kwento nga, pag nabasa ko na, paano nalagtasan ko ata dati. Ah.
Eh kasi pag nagbabasa ka naman talaga, hindi mo naman talaga makukuha lahat yan, di ba? So, binabasa mo lang na parang ano eh. Amen, lalo yung mga bata. Ngayon sa mga bata, tingnan nyo rin yung lesson nyo. Ganun din, di ba, sa school. Paulit-ulit. Yun na naman, lalo yung math. Nagawa mo na yung dati, babagoy lang ng konti, i-advance lang, ganun na naman. Kasi para bumaon sa inyo. Ay, mas importante lalo itong inag-aaralan natin dito. Amen? Kaya normal lang po yun. Huwag kayong maasal sa mukha ni Pastor. Amen? By the way, yun nga ba, dalay kang mag-ready ng preaching? Kasi yun, wala ako sa mood. Kasi wala akong katapatan, no? Wala sa mood, di ba? Sakali lang. Okay. So, lapit na. Now, God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. So, maganda yung pinaka-ending nito eh. So, bakit binalik niya sa usapan ng Diyos? Diba? Kasi kanina, nag-uusap lang sila ng pananampalataya nila, salamat, at sila'y pero may kulang pa, kaya sabi dito, ating paborito sa Proverbs, ang sabi doon, sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord. Sige. All thy ways, and He. Hindi siya sabi dito, sinabi lang sa ibang pagkakasabi. Sa bandang huli, ang Diyos ang magdadirect eh. Kasi nga po, ako isa mga napansin ko rin, mag-aaral sa Baptist Distinctive yan. Pansin na pansin mo yung mga kulto eh, na parang ang babaw pa ulit-ulit lang. Tapos, ayaw pag-usapan yung dapat pag-usapan. Yun ang napansin ko eh, kahit yung sa Catholic dati. And then, pag medyo nag-advance ka na doon, nagpas ka na doon. So, andun na ako sa medyo advanced lesson. Yung iba naman, kahit may kaibigan ka, for example, na hindi pa nila na lubusan na itindihan niya, for example, once I've always saved sa Pentecostal, laglag sila dyan eh. So, pag na-topic yon, iiwasan na yon. So, ibig sabihin, ramdam ko yun, may kakaiba dito, may something. So, siguro nakatulong siya akin ng ilang buwan, nakatulong siya akin ng ilang taon. Pero pag nalagpas ako na yon, o sino na magdadirect sa akin kung tinuturo na ako sa mali nito? Maintindihan niyo ba yun? Kaya bandang huli po ang magdadirect sa inyo ang Diyos. Ewan ko kung darating kayo sa panahon niya. Siguro, kung bilis nyo, di ba? Itong mga ito, mabilis matuto eh. Sana nga, si Rain, after 5 years, sa talino na kay Pastor. Pwede kaya yan? Siyempre, di ako payag. Pero hindi natin alam kasi baka napakabilis eh. Pero hindi ako papayag na ayaw ako. Ibig sabihin ko, mag-advance din kasi ako. Hindi ako yung mananatili sa kung ano yung knowledge ko ngayon. Amen? Yun ang ibig sabihin. Pero yun nga, kung sakaling, worst case scenario, nag-backslide si Pastor, paano yan? Kasi inoperan ako ng Koreano na ano man yan. Merong naging member tayo dito ng na snowflake, pero mayaman. Alam niyo snowflake? Yung ayaw niya masasabihin siya ng mali. Hindi nagbibigay ng malaki, kunwari. Bibigay siya yung mga scenario, ha? Naku, hindi ka pwede sabihin, hindi pinatayuan tayo. Kunwari lang ha, nangangarap lang tayo na iwan. Hindi pinatayuan tayo ng ganyan, binigyan ako ng ganyan. Si Pastor nag-compromise na, anong gagawin nyo? Ang Diyos ang hayaan yung mag-direct sa inyo. Amen? Ang hirap din, may nakausap na ang daming yung mga may sakit sa puso. Eh. Yung bang church nila, parang sa Sardis. Diba? Church of Sardis. So, maganda na sila dati, maayos, compromise na karamihan. So, dati silang maganda, ang kanilang pangalan doon, sabi nila doon, bandang huli, hindi na. Pero may mga nanatiling tapat. So, ano sabi doon? Gawin mo lang yung dapat mong gawin. So, ganun din kayo kung sakali, again, hindi ko gagawin yan, ha? Kaya nga, inaanda ako na kayo, eh. Nung sakaling ganun, ang Diyos ang dapat mag-direct sa inyo. Amen? Yun lang gusto ko sabihin dito. Kasi, again, katulad na sabi ko kanina, example, talagang wala. Hindi, kunwari, meron akong doktrinang di makuha. Pero, tinuturo ka pa ng Diyos sa mas advanced at totoo pa rin, ha? Aral. Hindi ko alam kung ano yun. Pero,
Who knows, di ba? Yung pangalan pala ng Panginoon ay Yeshua, mga ganun. Nari lang. Sa Diyos kayo, magpaturo. Amen? Hindi yun, ha? Obviously, natawa ko lang kayo. The Lord make you to increase and abound in love. So, parang benediction na to, no? Sabi niya, ang Panginoon ang magpaunlad, magdagdag sa inyo, in love one toward another. Okay? Ito po yan, ha? Salamat kung kayo ay lumalago sa learning. Salamat po kung nagkakaroon kayo skills, paano mag-soul win. Talagang, ano ginagawa sa ministry? Luto, gumagaling yung pagluluto nyo, ano man yan, pagtuturo. Sana hindi mawala to. Pwede ba yun? Pwede ko ba yung pakiusapan? Pero sana yung, ito na lang yun, ha? Salit na sa Linggo. Ito na lang. Pwede ba, kunwari, si Ate Desiree ay tumalino ng gusto? Kaya si Rafi, Peter, Joshua, kunwari, ang talino na ni Joshua, kabisado dyan yung revelation, no? Yung ilang years, ilang days, bago ito, ito naman, pati sa Daniel, okay? Sinabi, Antichrist doon, kabisado na ni Joshua. Ani, kung sino man kayo, so, nag-aaral, tapos magaling pang, ano pa ang ministry, ang galing pakanta, ang galing mag-soul win, ang galing mag-lead, ang galing mag... Ano pa? Hindi uma-absent, ang galing sa Bible quiz, nakaka-perfect. Ang ganda lahat yun, di ba? Pero pwede ba dito rin tayo mag-increase sa pag-ibig? Pero paano mag-increase yung pag-ibig? Paano ka mag-grow sa pag-ibig? Kung sa kanina sa learning, example lang sa learning, marami kang nalalaman, mas accurate, mas sakto interpretation. Sa pag-ibig, paano yun? Toward one another, unahin mo yung mga kapatid, ha? Lagi po sinasabi sa Bible, paulit-ulit, hindi ko na mabilang, eh. Ang unahin mo yung kapatid, kaya ito yung sabihin ko sa inyo, pag hindi nyo mahal yun sa church, I doubt kung mahal nyo sa labas. Meron kasi mga ganun, eh. Ako, may kaibigan ako, kami yung mahal. Pero sa church, litong-lito ako dun, bata akong Kristiyano, pag may nagsasabi nun. Ano kayang tama dito? Ibig sabihin, may nag-church pa tayo, tapos mas mahal natin sa labas, di ba? So, syempre, natutunan ko na yun years later na may problema itong taong to. Hindi niya minahal yung mga yun, taga-labas, dahil spiritual siya. Amen? Minahal niya yung kahit kardal siya. Or either hindi naturo sa kanya to, or naturo, hindi naman sinusunod. Handaan niyo po yung lagi, dapat mahal niyo mga kapatid. Amen? At habang tumatagal po, dapat nag-i-increase nga. Kunwari, alam niyo naman, magkaiba tayo dito. Kunwari, ayaw niyo sa itsura ni DM dahil mga Koreano. Kunwari lang. Kung ano man yan, kaya si Christian, ayaw niyo mukha ng Christian kasi ayun, dati kang kilala, kamukha ni Christian, kinakasaran mo. Yung mga ganun, eh. Pero dahil kapatid mo yan, tas ka-church mo pa, iba nga yung ka-church mo, iba pa yung kapatid mo sa labas. O yung Christiano pero hindi taga-church. So sana nag-i-increase. Kung dati, ang kaya mo lang gawin sa kanya, batiin, at ngitian. Habang tumatagal, inaalam mo na rin yung kailangan mong matulong sa kanya, kung anong kailangan niya, tinutulungan mo. Amen? Ay, siya lang lagi tinutulungan, eh. Lagi na lang siya tinutulungan, eh. Di ba? Eh, ganun din tayo attitude. Kasi nga, minsan ganun nga rin. So, kaya nga, balance po yan, eh. Kaya sa akin ko sinasabi naman, ito yung philosophy ko dyan. Pag may isang tao na lagi mong tinutulungan, sabi nga nila, di ba, sabi-sabing mga Pilipino proverb, ano sabi doon? Mabuti na ikaw yung tinutulungan. Ah, mali. Mabuti na ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan, di ba? Kasi hindi mo gusto mo yung ikaw yung tinutulungan kasi kaya ka tinutulungan, andun ka sa kalagayan na disadvantage. Di ba? So yun, para isipin mo. So, pero pangalawa dyan, sa totoo lang, matutulungan ka rin yan. Eh, basta hindi ako matutulungan nun kasi wala eh, walang kakayanan yun eh. Sa palagi mo, bakit inutusan tayong tulungan yun? Amen?
Imagine nyo, kaya nga lagi nasasabi itong mga bobos na pag wala ka sa church, di ba? Mga Katoliko, peace be with you, peace be with you, pero hindi na magkakilala yun. Tayo, kaya tayo binuo dito para magkatulungan tayo. At ano pwede sabihin, wala may tutulong sa iyo. Ano ka, kamay ka lang ako, mata ako eh. O, anong mas magaling, mata o kamay? Hindi, mas maganda yung mata kasi ano yun eh, ang daing na aabot yung tingin eh. Di ba? Naalala niyo yung mga ano natin dyan? Hindi pwede sabihin yun. Kahit ano pa yan. Ito, anong gusto mo? Wet pants lang. walang kwenta, meron yun. Ano pa, appendix daw, walang kwenta, meron din yung ginagawa. Pero minsan, ganun yung iba sa atin. Feeling niya walang matutulong sa'yo. Hindi mo alam ngayon, baka ngayon wala, di ba? Later, or at least napapractice yung patience mo, di ba? Ganun na lang sabi mo, parang anak mo din. Pero maganda kasi yung anak natin, cute yan pag maliit. Ibang tao, hindi cute, pastor eh. Pag bagong Kristiyano, yun nga, dapat yung utak mo, makikita mo yun na, minahal ng Panginoon to, kapatid nga yan eh. Eh buti nga sa atin, sinisigurado natin yan. Eh sa iba, kahit bakla, nakakapunta. Dito, walang ganun. Diba? Dito matagal, kahit hindi bakla yan. Hindi yan tatagal dito sa ganun sa preaching natin. So ngayon, mahalin nyo na yan kung sino yung dito. Amen? Amen. Kung talagang makita mong ano, naasal ka, baka may something wrong with you din. Baka may kailangan i-perfect sa'yo. Baka kailangan mo mas maging mapagmahal. Amen? Iyon. So, unahin mo yung kapatid. At, pag na-practice mo na yan sa loob ngayon, lalabas po yan. Yun ang totoo. Kung marunong ka na mag-concern ka na sa magkakapatid, anak ng Diyos din, anak ka ng Diyos. Kapatid mo yan. So, ngayon, pag sobra na o ginagawa mo na yan sa loob ng church, lalabas din yan. Hindi ka tulad tayo nung kabaliktaran yung iba na kunwari, mamahalin yung ano, alam na, yung mga politiko, kayo siya mamahalin yung ano. Kunwari lang yun. Madali magpanggap sa love dito. Hindi ka makakapagpanggap dito. Magkakilala tayo. Amen? 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 Okay, parang hindi kayo agree. Pero sa totoo lang, talaga mahirap yan. Ayun yung mga, isa sa mga kailangan din natutukan. Kasi magkakagulo tayo dito. Ang ginagawa natin, especially yung pasto nyo, gusto kong mabuo tayo, nagkakaisa sa isang common goal. Soulwinning nga. Ayun yan, ang hirap. Ang hirap gawin yan. Pag tayo mismo dito, nagkakagulo. Okay, mayroon tayong bago dito, inaakay natin, tapos makikita, oh, nag-uusap dito, tapos yung pinag-uusapan yung sa kabila naman. Ano nga, kaisipin nung ano. Nagkakagulo pala kayo dyan, mabait lang kayo pag nakaupo kayo, diba? So obviously, mayroon din mga expectation yung mga yan na hindi tama, kasi nga lumalago pa lang din, yung sabihin bata pa. Pero still, sana ganun kayo. Lagi example ng magkakapatid, di ba? Anong gagawin ko? Kunwari si Peter, mahal ko yan. Si Stephen, mahal ko yan. Nakita, nagsusuntukan. Anong sa palagay niyo yung feel ko? Di ba? Saklap nun. Eh sa church, ganyan minsan. Ba't ganun? Hindi nila ginalang ang Panginoon. Kung may konti kayong pag hindi pagkakaunawaan, iniisip yan, bakit nga ba? Solusyonan mo na agad ang kaya mo. Paano hindi na lumabas? Okay? Maano mo yan lahat yan? Alas pinag-aralan na natin halos lahat eh. Amen? Amen. Kailangan mo na lang i-recall. Kung may load ka naman, di hanapin mo sa ating ano, YouTube. Madaling ano yan. YouTube ka lang, channel natin, i-search mo yung search dun sa ating channel. Okay, maalala mo sakali. Ayan, even as we do toward you. So, inuulit lang ni Paul, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. So, sana, ganun din kayo sa isa't isa. At pag mahal nyo na isa't isa, lalabas po yan. Aapaw kasi yan eh. Intindihan ba? Balikan natin yan. Ha? Dito ba tayo sa 13? Nakailang minutes na po ako? Parang saglit pa lang. Eh, no? Oh, habi na eh. Ramdam ko eh. Nasaan pala yung tubig ko? Nalang tubig.
Daan naman yung 13, balikan natin yung 12, okay? To the end. So lahat ng pinag-usapan natin doon, ano yung talagang pinagol? That He may establish your hearts. Sino yung, syempre, ang Diyos. Ang Diyos, parang kanina, ang Diyos ang magdadirect. To the end, pag kayo minamahal yung sarili, sa bawat isa, ginagawa niyo yung kalooban ng Diyos, may establish kayo. So alam niyo na establish? Ano establish? Ano establish? Yan. So kaya inayos natin to eh. Dati yung pulpit mga galaw-galaw, di ba? Ngayon, maayos na. So, parang ganito, hindi basta-basta masisira. Establish. So sa umpisa, kahit po yung aking tanim dito, yung una kong tinanim yan, kasi nga nasa paso eh. Gusto niyang humaba kasi nga para maabot niya yung araw. Eh kaso paso lang, so hindi, wala masyadong malalim na roots. Kaya nakita ko, ba't pa lalampalam pa tong ano ko? Eh, mag-ano sana ako, kakatings para yung tatanim ko dito, wala, hindi nabubuhay. Ano, sabi ko, talim ko na nga lang dyan. No, tinanim ko na doon. Nung tinanim ko na dyan, nakita ko, yung iba pala, yun, na-establish siya. Sabihin, matibay pala. Hindi katulad nung tinanim na sa paso lang, ang papayat. So ngayon, no, nakita nyo ba dito ang yellow bell? Ang kapal niya, tapos from the roots, ang taas. Hindi gumagano kahit may bagyo. So spiritually, tayo dito, sino yung napakatatag na dito kahit anong pagsubok, iwanan ka man kung sino, bumagsak ka man kung saan, sigurado magpapatuloy ka pa rin. Sipin nyo, ano yung magpapahiwalay sa inyo? Sa kalooban ng Diyos, or sabi dito, unblameable in holiness before God. For example, nga, yan, lalo kami mag-atabaho. Anong presyo mo? May ganyan tanong si Pastor eh. Lahat daw ng tao may presyo. Diba, naalala niyo yung kwento ko, medyo sensitive. Sa ano plano, ano yan? Yung babae, sabi nung lalaki. Medyo ano to ha, sensitive. Pero nangyayari kasi ito eh, para alam nga rin. Ha? I-relate nyo na rin sa mga lalaki din. Mamaya, yan. So, magkatabi daw yung, alam nyo sa aeroplano, yung iba dyan, lumilipad mag-isa, di ba? So, may isa daw, mayamang lalaki, katabi niya, babae, medyo bata-bata, ganyan. So, alam nyo na, hindi maganda, no? Gusto niya ang bilin. Okay, fornication. So, babayaran kita, isang gabi lang, ganyan. Bibigyan kita ng 1,000,000. Sabi ng babae. 5,000,000. O sige, mayag. Ang gagayahin ha, pero reality kasi ito para alam nyo. Gagawin natin example. Hindi pumayag na. Parang loko-loko eh, no? Loko-loko yung isa kasi binibili. Yung isa naman, pumayag naman yung babae. Mapayag ba kayo noon, ladies? 20 million. Sana, okay. Anyway, itong kwento natin, pumayag. Ay! Sandali lang. Nagko-compute-compute ako. Wala pala ako 5 million. Pwede bang ano na lang? 500 pesos na lang. Nagalit yung babae. Ano sa palagay mo? Sa palagay mo ano ako? Ha? Sa palagay mo, ha? Sabi ko sa kanya, ano sa palagay mo sa akin? Alam yung sabi ng lalaki. Ano sa, alam na natin kung ano ka eh. Entindihan niyo ba? Alam na natin na whore ka. Bayaran ka. Mag-aano lang tayo, nagtatawaran lang tayo. Pero wag mo nang tanongin, ano sa palagay mo? Alam na natin. So, nakuha nyo ba? Yung ibang tao, mayroong presyo. So, hindi stable. Pwede yung Kristiyano yun o hindi, pwede natin kumpara sa Kristiyano. Ngayon, sa mga Kristiyano, ano yung mga nagpapaano sa inyo? Mapahiwalay sa inyo. Sige nga. Yung pag tinapatan kayo ng magkano ba kayo?
Ayan yan eh. Yung iba sa atin, ano lang, anong katapat? Ano, si Jamie yun, tapat-tapat si Jamie yun. Ano, naliligaw sa akin. Hindi ko sasagutin kasi iglesia ni Manalo. Eh, ganun din. Eh, paano kung anak ni Henry si Gunari? Kaya anak ni Bill Gates? Demonyo yun. Minsan may presyo tayo eh. Pero dapat nga hindi. Pero aminin natin, iba, pag hindi ka stable, ang dali mong bilhin. Tatapatan ka lang ng trabaho, tatapatan ka lang ng pera, madalas pera. Tandaan nyo yan. Imagine nyo na ngayon, imagine nyo. Na si DM. Mag-ministro ka na lang. Ngayon ka agad, ano, sasakyan. Turo ka lang ng kasinungaling. Siyempre, hindi nasabing kasinungalingan. Napahig ka ba? So, kahit nga yung mga pastor, ganun eh. Kaya minsan nadadala lang ganun eh. Ikaw, Rapi. Nari, aperang ka ng ni Jogs. Mag-aaraling kita. Hanggang college. Pahay ka? Ano sabihin mo? Ha? Ayaw mo yung pag-aaraling ka eh. Sabi pa ni Kuya Jun, oh, mag-aaraling ka daw. Ano sabihin mo? Ayaw mo pag-aaraling ka libre. Bakit? Eh, Kristiyano din naman kami. May pastoral lang kami. Ano siya? Si pastor siya. Pastor lang eh. Dito may pastoral pa. Mag-aaraling ka pa namin. O ano? Ano pa gusto mo? Kung ayaw mo dito, at least, sabi ng isa naman, Ate Margie, kunwari lang ah. Eh, tanggapin mo na, at least, ano? Pero yung puso mo nasa Baptist. Pwede ba? Hindi, pasta lang nangyari na sa amin yan. Nung ano, kaya in-invite pa rin niya nung... Okay lang po, inaano ko lang. Mag-isipan nyo lang kasi darating at darating, di mo alam, mangyayari talaga yan. Lagi yung sabi sa'yo nung kinukukito ako nun, yung mga iglesia, sino ako tumul. Ganun daw talaga yung iglesia eh. Bakit ka alis dun eh, yung business mo, hawak nila. Umalis ka lang doon, wala kang business, paano yun? Hindi ka established. Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. So kaya binanggit niya po dito, kasi nga, itong pagdating ng Panginoon, yung lagi natin pinapag-usapan dito, yun napaka-ibig sabihin, hindi ka lang manghihinayang, maaasal ka sarili mo. Kung uhusgahan tayo ng Diyos, darating siya, holy siya. Ibig sabihin, wala siyang mali. Alam niya, ginawa mong tama, ginawa mong mali. Kaparusahan ka sa mali. Okay, for example. Obviously, pag ligtas ka na. Ibig sabihin, mawalan ka ng rewards. Gusto mo ba yun? Alam niya lahat yan. Hindi mo siya pwedeng... Ano mo, gusto ng Jesus na yan. Eh, bigyan natin ng ano, padulas. Ganyan po usapan pag laki-laki nyo. Kasi naulo yan pag ano, lalo sa gobyerno. Ang Diyos, hindi mo pwedeng gawin. Ganon. Kaya yun po yung mga salitaan dyan eh. Unblameable. Ang established mo, hindi lang yung dito na ako sa Baptist. Kahit nga nasa Baptist ka eh. Eh paano pag yung Baptist mismo ang ano, pinasok? Yan ang sabi sa Bible. Sige, huwag ka dito, pero yung church nyo, yun ang papasukin. Paano yun? O paano yun? Sige nga, eh, Baptist pa rin naman to eh. O, paano yan? Kaya ang establish mo dapat yung puso mo. Tandaan nyo kasi yung puso mo, yan yung niloloko eh. Na-shake yan.
natutuluan din ng tama, natutuluan din ng mali. O yung paano mo ka-establish? Yan ipa-establish mo sa Diyos, sa kabanalan niya. Always remember, alam lahat ng Diyos. Okay? Kasi hindi ko mabilang ilang mga baptist yan, tutulungan ko din naman yung church eh, pero yung trabaho ko, business ko, compromise. Ay, huwag nyo nang pag-usapan yun ha, basta ba't nagbibigay ako sa church? Ay, okay yun ha. Pag nakamit ka ng ganun, matay ka. Mas magkasama na yan, no? Mamaya-maya, isa-isa na ang kukwentuhan yan. Oh, ganito ang business natin ha. Ay, ito, huwag mong sabihan yan. Ako, napansin ko yun eh. Ba't kaya iniwasan ako itong mga to? Kasi alam nila eh. Tinayuan ko yun, yung networking na yan, lokohan niya, sinabi kong ganun. Eh, bahala siya. Pag may opportunity, hindi ko, oh, di okay. O ngayon, nasa na yung mga nagsasabi ng ganun dati? Wala. At kahit may umaman sila, for example, ano may yaman? Ha? Kailan lang, nakita ko naman si Duterte daw, tsaka si ano, may party-party, si Kibuloy. Ganun yun, isa. Kaya sabi ko lang doon, no, mga samahan ng mga cook, mga cooks, alam yung cooks. Yan. Establish ba kayo? Unblameable, kasi walang masasabi sa inyo. Ay, ito si DM. Masipag to. Okay, masipag, matalino, madiskarte. Kaso, nakipagkaibigan to kay Kibuloy. Hindi ko naman gagawin yan eh, parang si Bill Gates daw. Hindi ko naman alam na loko-loko si Epstein eh. Todo deny eh. Ikaw ba, ganun yung business mo? Yan mga yan, alam nila lahat. Inaalam nila lahat yung maniwala kayo. May kilala ba kayong mga... Okay, salamat, wala kayong kilalang gano'n. Pag misa magkakaroon kayo ng kilalang gano'n, yung mga alam yun ha, anong tawag sa kanila yung upper, ano ba yan? Upper classes, lahat ng bagay na alam yan. Para yung kanilang ano, business, establish, connection. Kaya ang establish mo yung puso mo sa Panginoon, amen? Kaya, again, di mangyayari yan pag lempot-lempot ka sa church, sa Bible, hindi ka interesado, sa preaching, galit ka pa, tagal na mag-preach. Sa palagay nyo, gusto ko mag-preach ng matagal. Eh, may kilala kami dyan, once a week lang eh. Obviously, hindi naman baptist yun. Pero ibang baptist, nagagano na rin, scale down. Nabalitaan akong ganun. Kasi yumayaman ha. Eh, oh, mga church, ganito lang gawin natin ha. Sunday, isang beses na lang tayo, magtayo balik ng hapon. Okay ba yun? Hindi, pwede yung tanong yun, ano kasi Saul? Ha? Lalo si Saul. Sabi ng mga tao, ganyan eh. Hindi may excuse sa Diyos yun. May kayong leader. Oh, buti man lang, kung napaka-spiritual ng mga tao, hindi nila kailangan ng ganyan, eh, kailangan nga nila. Naintindihan natin, establish your hearts unblameable in holiness before God. Eh, basta may kasalanan ka rin eh. Yung mga pambanat lagi ng kahit mga bakla, ganyan eh. Pag binanata mo sila, wait na naman tong po. Ganyan agad yun eh. Pag di mo alam sasagot mo doon, hindi mo. O sige, may kasalanan ngayon. O nagbabago ako, nagisikap ako. Ano, pareho lang tayo. Hindi. Amen. Tandaan niyo yan, ha? Isa sa mga pang-asal ni pangloko ni Satanas. Tandaan niyo po yan. Ano, si Esi. Church ka pa, huwag ka na mag-church. Eh. Pinagalitan ka nga dyan kasi parang games ka. Huwag na. Huwag games ka na lang, talaga todo mo na. O siyempre si Esi, nagkamali lang ako, gusto ko mag-ano, di ba? O yun ang tama. At pag lalo mo pinipili yung tama, ginagawa mo yung tama, sila maasal, mang-asal sila na mang-asal. Paalala mo yung kasalanan mo, sige lang. Naalala ko din, pero ayoko rin maalala, pero naalala ko rin na pinaglaban ko yung kalooban ng Diyos. So, paano ngayon yan? Yan, ganun. Takbo na yan. Amen?
At lalo ito sila, kaya binabanggit yung coming of the Lord kasi yung talagang alam niyo naman yan, parang climax yan ng ating story. Yung mayayabang na yan, di ba, sa Revelation, binanggit doon yung mga hari, mga princes, yung mga mighty. Ano daw, mamaya takot mas. Takot na takot yun, nanginginig na yun. Kasi pag si Jesus dumating na, alam na nila yan eh. Kahit ngayon, tinatawanan kayo pag mag-post ka ng ganyan, tingnan mo. Pero nasa, ano nila, maaalala nila yun. Yung mga Kristiyano to, may sinasabi, darating ba si Jesus? Hindi, yeah, totoo yan. Eh, pag dumating na, eksakto kung paano sinabi sa kanila. Uulan ng apoy. Lilindol. Oh. Ang tapang niyan, natanggal ang tapang niyan. Amen. So ganun din tayo ngayon. Gusto niyo yung hindi kayo mahirapan dito. Kasi basta nasabi mo yan kasi matanda ka na, nakita. Ako mas bata pa ako. Alalahanin mo lang lagi 'tong mangyayari ito. At even yun yan, mga mighty mighty na yan, talagang sobrang takot nila. Patayin niyo na lang ako. Amen. So, balik tayo sa 12. So, ito kasi mahirap minsan eh. Kung alam natin na dapat ma-establish tayo, pwede ba, yun nga, mahalin din natin yung ibang tao, especially ang kapatid. Kahit pa palagay mo, ano bang reklamo sa mga kapatid mo? Ito, masungit naman to eh. Isipin mo rin, bakit masungit? O, alam mo na, baka may ginagawa kang ano, na ayaw niya, di ba? Hindi ka naliligo, inaamoy ka. Talaga maasar yun. Sino bang hindi? Eh, buti ako, layo ako dito. Eh, paano nagkatabi kayo dyan? Eh, mag-adjust ka din. Amen? Ngayon, kung ikaw naman yung bahuan, eh, kunwari, ano, yun nga, regaluhan mo ng pabango, ng sabon, ng toothbrush, mga ganyan din mga style eh. Amen? Ano bang kinakaasaran nyo? Sige, hindi tayo matatapos. Anong kinakaasaran niyo sa mga kapatid? Go! Okay, nakailang minutes na ako? Nakailang minutes? 1 hour na? 1 hour and 4 minutes. Last week, naka 1 hour and 19 minutes tayo. Yeah, meron pa. Nakailang na lang. Sige po, ano yung mga kaasaran sa kapatid? Tapos na po tayo. Isipin niyo kahit ano pa yan. Amen? Nakakasal yung kanyang, ano, dinudumihan yung church, eh ako yung naglilinis, di ba? May banggit si Bad niya, may hugot sa Bad last term eh. Di ba? Kasi naglilinis yan dito eh, dito ka nga natuto maglinis eh. Sabi naman may ano eh, di pa salamat ka na rin. Pero may style po sa paglilinis. Tapos lalagyan mo pa ng ano dyan, ano, lalagyan ng bubble gum. Naku, asal na asal ka dyan, anong gagawin mo? Tanggalin mo na lang, di ba? Pero minsan, sabihin mo sa akin, ganun. Eh, ba sa inyo, nagsasabi sa akin eh. Ano pa? Ano pa kinakasal nyo? Kapatid, deal natin yan ngayon. Tapusin natin to. Ah, ngayon, ayaw nyo na magsabi. Ito na pagkakataon nyo. Pinipilit mag-review. Pinipilit. So, sinong naasal doon? Yung pinipilit. Yung pinipilit, yung pinipilit na naasal kasi pinipilit. Yung isa, yung namimilit naman, naasal kasi hindi nagpapapilit. Eh maganda naman pareho yun, di ba? Isipin mo na lang bakit ka pinipilit para matuto ka. Yung isa naman, isipin mo kaya ayaw magpapilit, either mahina pa, gusto mo maglaro, or ano. So, mag-meet halfway kayo. Huwag mo naman... Kahit ay marunong na tapos ang pride mo ay tinataas mo yung isa parang yan, okay, parang ganito. Yeah, sa quick. Ang hina naman, di ba? Okay, and underestimate mo ang isang tao. Kailangan dapat, yung dapat baba ka. Oh, sabi sa Bible, lalo ako, yan naman, nakita nyo naman sa atin yun, di ba? Kaya nga, lalo sa halala, kaya pag sumasama kayo dun, lalo matagal na kayo dito, lalo nakita nyo yung ginawa dito, gagawin na naman natin dun. Akay, Soulwinning. Tigilan na kaya, hindi. Yung gusto nang tigilan na natin to, magdagdag pa tayo. Ganun po kasi yan. Again, ang rewards niya nasa langit. At, yun nga, magmahal ka kasi. Pag nagmamahal ka, wala yan eh.
Kaya pansinin niyo lang yung mga minsan yung mga baby ang kakulit niyan. Pag tumahi pa yan, ang paho, di ba? Kaya pag nalinisan mo na, okay na. Mas nakikita habang lumalaki yung baby, lumalaki, tulad ni Jared, kahit saan, makukulit, may bihisa mo na mas, pawis na naman, matutulog pa kung kailan ka, ano. Pero habang lumalaki sila, natutuwa ka rin na nakikita mo yung pinaghirapan mo sa kanila. Amen? Ngayon, kung ikaw naman yung inaalalayan, anong gagawin mo rin? Gusto mo, hindi ka na, anak naman, hindi dapat paluin. Huwag mo paluin na. Hindi rin. Iba yung mga bata, anong expectation na sa pag pinalo mo, makinig, matuto. So, ganun din tayo. Kunwari, tayo naman inaakay, sabi mo, sungit naman ito. Eh, ikaw naman, hindi ka rin nagbabago. Lalo ka nagpapasaway. Dati, nag-memory verse na ako dati ng 5, ngayon, 4 na lang. Lalo ka pang, umabsent ka pa, di, ang sakit lalo sa ulo nun. Tapos ano sasabihin mo? Kasalanan niya pa. Ganun ba? Yan. So, tulungan mo rin yung sarili mo kung tinutulungan ka. Amen? Napasok ko na tuloy. Magsipag ka rin. Kaya ka tinuturuan para matuto. Ngayon, kung wala ka nakikita, ano naman ito? Wag na nga. Tingnan mo rin, masama ba yung ginagawa sa'yo? Yun yun. Ngayon, kung nakita mong okay naman, di ba masama? Eh, ba't di ka naman magpaano? Eh, kasi ang sungit eh, dapat, yan. Meet halfway nga. Yung iba kasi, hindi sila nang sanay na ganun. Hindi sila nasanay kasi yung pinaggalingan nila, lahat ng tao matalino. So, meron bang ganun? O feeling lang. No. Wala yan, kahit saan, kahit sa amin eh. Oh, sa tabaho. Siguro mga professional to, mga to. Siguro talino nito. Matatawa ka doon, may mga pagkakamali doon na pag nabalita, tatawa na lang, bobo naman ng boss na, boss mo pa yun ha. Oo! Oh. Ganyan kaya walang gano'n, kaya nga tsagain mo. Huwag kang mayabang dyan, akala mo may tama ka lang sa ibang bagay, tama ka na sa lahat, gano'n ba yun? Advance ka lang sa ibang bagay, so. Okay. So yun lang, sana nakakuha po natin, no? Anong title ulit natin? Perfect that which is lacking. Pwede rin itong maganda to, establish your hearts unblameable in holiness. So sana ganun tayo, amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa tiyaga, Panginoon, yung Lincoln, yung Paul, yung Timothy, sa mga taga-Thessalonica, na nag-reflect din sa aming buhay, Panginoon, dito sa church. Nawa ay makita namin, sinabi rin po dito yung pinaka-end, Panginoon, yung pinaka-goal. Ay kami po ay ma-establish, siyempre kami po ay magbigay ng glory sa inyo dahil makikita namin bilang makikita ng ibang tao, bilang mga anak nyo kami, kami po ay lumalago, kami po ay patuloy, nagpapatuloy sa inyo at lumalago, nagututo. Later pa kayo gagamitin nyo rin ng maayos, Panginoon. So yun po nawa ang prayer sa aming church, Panginoon. Maglago din, di lang sa bilang, kundi sa bawat isa, Panginoon. Nakita naman namin kung paano na kami pinagpala from the day one. But ngayon ay ibang challenges naman. So I pray na bawat isa, Panginoon, ay ganun, Panginoon, nasa programa nyo. Kung mayroon pang kulang sa amin at lagi mayroon kulang sa amin, nawa, Panginoon, patawarin po kami, Lord. Ang desire namin ay ma-perfect ito, Lord, maayos. Sa ibang bagay na hindi kami maayos pa. Kailangan po, Panginoon, kayo mag-ingat sa bawat isa for the rest of the week to naman, sa seminar namin, maging matagumpay ito, Lord. Makita namin ng kayo po yung nag-provide, hindi po naubos lahat ng tapat na churches. Even sa panahon namin, mayroon pa rin. At ito po yung baptist din, which is binababoy din ng iba, but nananatili po yung mga tunay. So I pray na kayo pong lahati mag-gagabay sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.